Yun, shout out sa lahat. Isang mainit na hapon. Hapon na, napakainit. Walang iya. Ayan, nagko-convert kami ng radiator. Itong 4D31. Marami-rami yung ko-convert. Malayo yung mga adjustment ng ano. Dating 34 ang makina. Ngayon, naging 31. So, malayo yung adjustment. Atras. Mas atras yung makina. So, yun. Yung dating mounting ng radiator na yun. Sa baba. Yun, 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 yun. Ipag sinunod namin doon, malayo masyado dito sa ilisin niya. Ayun. Yung galing sa kabilang mounting, nilipat namin. Ayun lang. So, kailangan dito at mga 1.5 lang yung clearance. Pwede na. Para hindi masyadong malayo. Ah, lumambot. Nagpita na yung ano. Tornilyo na na. Ah! Gagalaw ka pa? Pwede na yan. Parang naman maputol yung tornilyo. Gagalaw. Lang. Naging ano to. Bakasyonan. Pag walang masyadong gawa, tsaka na lang gagawin. Ito yung chinik namin dati, yung ano? Kabila. Yung clutch niya. Saka pressure plate na buo pa. Dito sa kabila, pwede mo ipita. Ipita niyo yung tornilyo. Ayan yung tornilyo. Ayan. So, ang dumi pa. Wala pang linis. Kailangan i-engine wash. Tapos, spray yung chassis. Iginan mo siya konti dito. Ipantay mo din sa clearance. Ayan. Pagpantay na, good na. Luwag ngayon ang harapan niya, no? Pwede ito lagyan ng aircon. Pwede maglagay dyan ng condenser. Maluwag yung harapan. Okay na? Higpita mo na. Higpita lahat? Dalawa? Wala. Maluwag yan dyan. Magulo. Convert. Pa ba? Propeller. Na convert na yung propeller. Nandiyan yata sa takip. Sa propeller cap. Yan, sakto na yung propeller niya. Walang binago, walang pinutol o dinugtong. Yan. So, ano lang muna. Importante eh. Na-convert yung radiator. Winilding lang namin kanina. So, yun. Tapos na yung radiator. Tibay na yan. Ilisi yung clearance niya. Sandaliri pa dito. So, tama lang yan. Dating dito, mga 1.5. Okay yun. Ngayon nung kukonvert naman bracket ng ito engine stop tapos accelerator cable. Convert na naman, convert lahat conversion to ah. Sige, kukonvert muna natin. Tira meron, naghahanap pa sa malayo no, meron sa malapit no. Alang yan. So, tanggalin na natin to. Uy, nalagyan na. Cutting na pala. Sabihin natin, dito tayo mag gawa. So, ayun na. Gawin natin ng bracket. Parang pinating na. Parang tapos, ang gagawin natin yung isa naman dyan sa
engine stop. Babangga nga, Chok. Ito, pa ganyan. Tulan na lang natin. Saan babangga? Dito. Saan? Ha? Sa... Okay, i-convert muna namin. So, yun na. I-convert na. So, kailangan lang yung cable. Yan. May konting play lang. Huwag hatak na hatak. Tapos itong engine stop. Yan. So, good na. Nalagyan na naman ng bracket. Yan. Tinurnilyo ko na din to. Tapos ito. Naka ano na siya. Tornilyo na lang siya dyan. Yan. Tagal mag-focus ng cellphone ko na to. So, yan na siya. Nalagyan na ng bracket. Tapos, ang sa pa, yung radiator, yan na. Ilagay na namin tong shroud. Pagdating mo sa mga truck, napaka-importante ho ng shroud na yan. Para ho yung higop ng fan mula dito sa likod. Solid. Hindi to sa gilid, wala siyang ano. May singaw man siya, pero mahigop niya buo. Yan. Kasi ang ikot naman ito ay pa ganon. Pa kanan. So, higop yan dito sa likod. Lahat naman yan, lahat ng sasakyan, higop yan. Kapunta ang makina. So, yan na. Na-convert na. Yung radiator na install na rin. May shroud na nakakabit. So, ang i-convert na lang is yun. Sa baba to. Or steering pump para naman malambot yung manibela pag pinihit. Kasi yung dati yan, yun. Sa kabila yung nakabaloktot na yun. So, yun. Yung dating power steering pump niya nandun sa kabila. Yan nakalagay. Sa mga 34. So, good na. Ano lang gagawin natin? Yung ano? Cambio. Kailangan mawashira na 'yun doon. Hindi siya matatanggal. Yung nandoon, yung linkage.